Marami sa mga kababaihan ang pangarap na maging bride o maikasal sa lalaking kanilang mahal at nais na makasama sa habang buhay. May iba na nabibigyan ng katuparan ang pangarap na ito at meron din naman na hindi. Ngunit may iba na inakala nila na makapagsusot sila ng trahe de boda pero sa huli ay hindi pala. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang babaeng pinangakuan ng habang buhay na kaligayahan ngunit pagkasawi ang kinahantungan? Dear Papa Dudut, kumusta ka na Papa Dudut? Sana po ay mabuti ang iyong kalagayan ngayon at ganun din ang iyong pamilya. Fan na fan mo ako dati pa kaya sobra akong natuwa na hindi ka lang pala sa radyo nagbabasa ng mga sulat. At mas nakakatuwa kasi hindi na lamang kwento ng buhay at pag-ibig ang binabasa mo kundi pati na rin mga kwento ng kababalaghan at katatakutan. Ako nga pala si Suzette, 36 years old. Meron akong asawa at tatlong anak. Sumulat ako sa inyo upang ma-share ang naging karanasan ko at ng asawa kong si Randy sa isang bahay na aming tinirhan noong kami ay bago pa lamang na mag-asawa. Ngayon pa lamang ay sasabihin ko nang hindi ko pinipilit na maniwala ang lahat sa aking ikukwento. Pero sasabihin ko rin na dati akong hindi naniniwala sa mga multo at kung ano-anong elemento. Para kasi sa akin ay likha lamang yon ang mga taong gustong takutin ang kapwa nila. Impluwensya na rin ng telebisyon at ng mga pelikula siguro. Parehas kaming galing ni Randy sa may kaya na pamilya. Nagkakilala kami noong nag-celebrate ako ng 18 na birthday. Kinulang nga ako ng isa sa 18 roses kaya isinama siya ng kaklase kong lalaki para makompleto yon. Yun ang first time na nakita at nakilala ko po si Randy. Wala naman akong naramdaman na kakaiba sa kanya kasi hindi siya yung type ko na lalaki. Masyado kasi siyang gwapo, Papa Dudut. Ang impression ko agad kapag gwapo ay manluloko at babaero. Muling nag-cruise ang landas namin ni Randy noong last year ko na sa college. Nakita ko siya sa campus at syempre dahil natandaan ko na siya. Ang isa sa mga 18 roses ko noong debut ko ay nilapitan ko siya at kinumusta. Nagkakilala kami ng mas maayos ni Randy at simula rin noon ay palagi ko na siyang nakikita sa campus. Minsan pa nga ay nagkakasabay kami sa pagpasok o kaya ay pagpila sa pagbili ng lunch at merienda hanggang sa naging magkaibigan na kami. Niligawan ako ni Randy at hindi pa ako pwedeng mag-boyfriend noon kasi hindi pa ako tapos ng college pero sinuway ko ang parents ko. Kasi mahal ko na si Randy. Binali niya ang paniniwala ko na kapag gwapo ay manluloko. Naging lihim ang relasyon namin sa lahat sa loob ng 4 na buwan. Pero nakatunog na pala ang parents ko at hindi ko alam kung paano nila nalaman. Pero bigla nila akong kinausap at sinabi sa akin na iharap ko sa kanila kung sino ang boyfriend ko. Tinakot pa nila ako na kung hindi ko iharap ay palalayasin nila ako. Sa takot ko na mapalayas ay dinala ko sa bahay si Randy at kinausap siya ni na mama at papa. Napapayagan nila ang relasyon namin pero hindi ako pwedeng mabuntis hanggang sa hindi pa ako nakapagtatapos at nagkakaroon ng trabaho. Nagpromise naman si Randy na hindi siya magiging hadlang para matupad ko ang pangarap ko sa buhay. Nakatapos ako ng aking kinuhang kurso at ganun din si Randy. Medyo nawalan kami ng oras sa isa't isa nang magkaroon na kami ng trabaho. May mga pagkakataon na inaabot ng 2 weeks bago kami magkaroon ng chance para makapagkita. At dahil sa matagal kaming hindi nagkakasama ay palagi naming miss ang isa't isa. Hindi tuloy namin napipigilan ng aming sarili na iparamdam ang aming pagkamiss. Alam naman na siguro ng mga listeners ang ginagawa namin ni Randy Papa Dudut. 25 years old noon nang mabuntis ako. Ayoko pa sanang ipagtapat yon sa parents ko kasi natakot ako na baka magalit sila sa akin.
Pero si Randy ang nagpalakas ng loob ko na sabihin kina Mama at Papa ang lahat. Inuna naming sabihin sa parents niya at nakuha namin ang support nila. Medyo matagal na rin naman daw kaming magkasintahan at ine-expect na nila na mangyayari ang ganon. Umiyak si Mama nang sabihin namin ni Randy na buntis ako. Si Papa ay kalmado lamang pero alam ko na medyo disappointed siya sa akin. Natanggap naman nila ang nangyari lalo na at ang ipinagbubuntis ko ng time na yon ng magiging unang apo nila. Ang gusto ni na Mama at Papa ay magpakasal na kami ni Randy bago pa lumaki ang aking tiyan. Hindi na kaya ang preparation para sa isang church wedding kaya isang simpleng civil wedding ang nagbuklod sa amin ni Randy para maging legal na kaming mag-asawa. Wala nga kaming pagtutol sa pagpapakasal naming dalawa dahil alam namin na ang isa't isa ang gusto naming pakasalan. Napaaga nga lang kasi nabuntis ako, Papa Dudut. After ng kasal ay pinag-usapan namin ni na Mama at Papa kung saan kami titira ni Randy. Ang sabi ng parents ni Randy ay pwede kami sa bahay nila pero masyado yung malayo sa bahay namin kaya hindi pumayag si na Mama at Papa. Gusto nila ay yung mabibisita pa rin nila ako nang hindi bumabiyahe ng sobrang layo at tagal. Ang isa pang dahilan ay si Randy. Ayaw niya rin na makipisan kami sa kahit na saang bahay ng magulang namin para raw matuto kami kung paano ang mabuhay bilang mag-asawa nang hindi umaasa sa mga magulang. Pwede kayo ni Randy sa lumang bahay namin, ang sabi ni Mama. Ang tinutukoy niyang bahay ay ang ancestral house kung saan ay lumaki si na Mama at ang mga kapatid niya. Wala nang nakatira doon, luma na pero matibay pa rin. Isang beses sa isang buwan ay umuupa ng mga tao si Mama para maglinis ng bahay na yon. Hindi yon ganong malayo sa bahay namin, siguro ay nasa 10 minutes ang biyahe. Minsan na akong nakapunta sa bahay na yon. Kaya alam ko ang itsura noon. Dalawang floor yon at medyo may kalakihan. Gawa sa makapal na semento ang mga dingding at kulay puti ang pintura sa labas. Kung kaming dalawa ni Randy ang titira doon ay masyadong malaki. Apat na magkakapatid si na Mama at tigiisa sila ng kwarto doon plus master's bedroom pa. Hindi ba doon namatay si na Lolo at Lola? Baka nagmumulto rin sila ha? Ang singit ng kapatid kong bunso na babae. Magtigil ka nga dyan. E ano kung nagmumulto sina Mami at Daddy doon sa lumang bahay? Doon sila nakatira kaya malamang doon sila magmumulto. Pabirong saway ni Mama sa kapatid ko. Naku Ate Suzette, kung ako sa inyo ni Kuya Randy ay hindi ako titira sa bahay na yon. Nanonood ka naman siguro ng horror movies, hindi ba? Kapag lumang bahay tapos may namatay ay may multo palagi. Ang sabi pa ng kapatid ko. Namatay sa sakit ng lolo at lola ninyo. Mapayapa silang nawala kaya hindi dapat kinakatakutan ang ancestral house namin. Pahayag ni Mama. Tinawanan ko lang ang mga narinig ko kasi hindi pa ako naniniwala na may multo talaga. Sinabi ko na hindi ako natatakot dahil hindi totoo ang multo. Pinag-isipan at pinag-usapan namin ni Randy kung saan kami maninirahan pansamantala habang nag-iipon kami ng pera upang makabili ng sarili naming lupa na pagtatayuan ng aming bahay. Sa huli ay nagkasundo kami na sa ancestral house ni na Mama kami manirahan. Pinalinisan namin yon ng maayos. Lahat ng kwarto ay siniguro kong malinis kahit ang master's bedroom lang ang aming gagamitin. May mga kaunting gamit na rin kami dahil sa mga regalong natanggap namin noong kinasal kami. Ang mga kulang namin ay ang mga magulang namin ang nagpahiram sa amin. May mga binili pa rin kami kagaya ng TV, kutsyon at aircon sa kwarto. May mga gamit pa naman sa bahay na yon pero dahil sa sobrang tagal na ay nasira na at hindi na pwedeng mapakinabangan. Wala pang isang buwan ay nakalipat na kami sa lumang bahay, Papa Dudut. Nagustuhan namin ni Randy ang kinakatayuan ng bahay na yon dahil medyo malayo sa ibang bahay.
Tahimik, walang ingay na sasakyan kaya sa gabi ay nakakatulog talaga kami ng mahimbing. Meron ding malalaking puno ng mangga sa harapan at likuran ng bahay kaya kahit saan ka tumambay ay presko. Bumalik ang alaala ko sa lugar na yon noong mga bata pa kami. Umakyat kasi kami sa puno ng mangga ng mga kapatid ko kapag hitik na ng bunga. Hindi nga pala ako tumira noong mga bata pa kami sa ancestral house na yon, Papa Dudut. Lumaki ako sa meron ng sariling bahay sina Mama at Papa. Kaya hindi ako masyadong pamilyar sa bahay kung saan kami pansamantalang nakatira ng aking asawa. Tuwing umaga ay umaalis si Randy upang magtrabaho. Nag-resign na pala ako sa trabaho ko ng panahon na yon dahil mas gusto ko. Nasa bahay lang ako habang ako ay buntis. Gabi na bumabalik si Randy kaya buong maghapon ay mag-isa ako sa bahay. Hindi naman ako naiinip dahil merong TV at madalas din ay tulog ako. Halos araw-araw din na nagpupunta doon sina Mama at Papa kapag meron silang libreng oras. Kung ako ang tatanungin ay gusto ko ang bahay na yon. Malaki at kahit luma ay talagang matibay pa rin. Kaunting renovation lang ay magmumukha na yung modern house. Yun nga lang, hindi kami pwedeng tumira doon ni Randy habang buhay. Baka kung ano sabihin ng ibang kapatid ni Mama. Bago rin kasi kami roon tumira ng pansamantala ay kinailangan kausapin ni Mama ang iba niyang kapatid para payagan na doon muna kami pansamantala ni Randy. Ayos sa kanila pero kapag nakapagpatayo na kami ng sariling bahay ay dapat aalis na kami. Kapag kasi may pagtitipo ng pamilya ni na Mama ay madalas na sa bahay na yon ginaganap. Kapag wala akong ginagawa sa bahay na yon ay pinupuntahan ko ang mga kwarto at tinitignan ko ang mga nakatagong gamit. Ang dami kasing lumang gamit sa bahay na yon. Ang paborito kong tignan ay ang mga photo albums at ang mga picture na nakalagay doon. Ang ganda lang kasing tignan ang mga lumang litrato. Nakita ko ang itsura ni Lola noong dalaga pa ito at maging ang baby pictures ni Mama ay naroon din. Simula nang maikasal kami ni Randy ay nakita ko kung paano mas naging masipag si Randy sa pagtatrabaho. Kahit nasa bahay na siya ay trabaho pa rin ang kaharap niya. Naiintindihan ko naman siya dahil mag-isa lamang siyang kumakayod para sa amin at kailangan din naming makapag-ipon ng pera para sa aking panganganak. Saka para na rin sa future house namin kung saan kami titira sa habang buhay. Ako bilang may bahay ay pinilit kong gampanan ang aking role. Inasikaso ko si Randy, ipinagluluto ko siya at kung minsan ay kumikilos ako para gawin ang ibang gawaing bahay. Kaya ko pa namang kumilos ng time na yon dahil hindi pa gaanong malaki ang aking tiyan. Nakakapaglaba pa ako sa washing machine at nakapagwawalis pa sa buong bahay. Medyo ingat nga lang ako kasi may buhay akong dapat ingatan na nasa loob ng aking katawan. Isa sa madalas kong ino-open na topic kay Randy ay ang pagpapakasal namin sa simbahan. After kasi ng civil wedding namin noon ay nag-promise siya sa akin na pakakasalan pa rin niya ako sa simbahan. Alam kasi ni Randy na pangarap ko talaga ang maikasal sa church. Yung magsusuot ako ng napakagandang wedding gown tapos ay maglalakad ako sa aisle habang hinihintay ako ni Randy sa altar. Bilang isang babae ay pangarap ko talaga ang maikasal ako sa simbahan. Sa akin lang naman ito pero iba kasi kapag sa simbahan kayo nagpalitan ng vows ng lalaking mahal mo. Hindi naman nagkukulang si Randy sa pagbibigay sa akin ng assurance na matutupad ang pangarap ko na yon, Papa Dudut. Basta raw kapag nakapanganak na ako ay isasama na niya ang church wedding namin sa pag-iipunan niya. Unahin daw muna niya ang mga mas importanteng bagay kagaya ng panganganak. Isang araw ng Sabado ay nanonood ako ng TV habang si Randy ay lumabas para mag-grocery. Wala na akong gagawin ang araw na yon kundi ang magpahinga. Inip na ako. Gusto ko nang makabalik si Randy para meron na akong kakwentuhan. Kapag kasi Sabado ay wala akong gustong panoorin sa TV kaya ganun na lamang ang aking pagka-board. Pinatay ko na rin ang TV at pumunta sa itaas. Medyo sawa na rin ako na magpunta sa mga kwarto roon kaya parang gusto kong puntahan yung attic.
Pero nagdalawang isip muna ako kasi hindi ako pinapupunta roon ni Randy dahil hindi pa yon nalilinisan ng maayos. Baka raw may ahas o maraming daga at ipis kung ano pa raw ang mangyari sa akin. Hindi naman ako takot sa ganong mga hayop. Naisip ko rin na baka may mga gamit sa attic na pwede naming mapakinabangan dahil sa aking pagkakaalam ay ginawa yung storage room. Hanggang sa nag-decide ako na umakyat sa attic, Papa Dudut. Sa isang sulok sa second floor ay may maliit na hagdan at yon ang daan papunta sa attic. Walang takot ko yung inakyat at nang makarating ako sa attic ay tuong ko nakita kung gaano kakapal ang alikabok doon. Waba ulit ako at kumuha ng malaking panyo at ginawa ko yung parang face mask para hindi kumalanghap ang alikabok. Saka ako bumalik sa attic, Papa Dudut. May isang malaking aparador doon na may salamin. May mga kahon at malalaking box na gawa sa kahoy at kung ano-ano pang gamit na sobrang luma na. Pinagtitingnan ko ang mga kahon at may nakita kong isang kahon na puno ng photo album. Natuwa ako kasi favorite ko talagang tumingin ang mga lumang pictures. Karamihan ay picture ni na lola at ng mga kapatid niya. Meron ding picture ng nanay at tatay ni na lola. Wedding pictures, birthday at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko tuloy ay nakilala ko na ang buong angkan na kinabibilangan ko nang dahil sa mga litratong nakita ko. Nang marinig ko ang pagtawag ni Randy sa akin sa ibaba ay umalis na ako ng attic. Waba ako sa sala at nagtaka siya kung bakit ang tagal kong nakababa at kung bakit ang dumi ng suot kong damit. Pumunta kasi ako sa attic, nainip kasi ako sa paghihintay sa iyo, ang tagal mo eh, sagot ko kay Randy. Mahaba ang pila sa grocery, Sabado kasi maraming namimili. Ano namang ginawa mo sa attic? Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay huwag ka nang pumunta doon? Saka na kapag napalinis na natin yun, naiiling na tura ni Randy. Safe naman ako eh, walang ahas. Puro alikabok lang, saka agiw. Mas marami palang gamit na nakatambak doon, ang sabi ko. Kahit na, saka makapal palang alikabok doon, tapos eh pumunta ka pa rin, saad pa niya. Pinagbawalan ulit ako ni Randy na magpunta sa attic pero sa utak ko ay babalik pa ulit ako doon. Gusto ko pang malaman kung ano-anong gamit ang nasa attic. Saka hindi ko pa nakikita lahat ng photo album. Ewan ko ba, Papa Dudut. Ang hilig ko talaga magkalkal ng mga gamit sa ganung lugar at feeling ko ay nasa isa akong time machine tapos eh parang bumabalik ako sa mga nakaraan kapag nakakakita ako ng mga lumang gamit lalo na ang mga litrato. Hindi na ako nakabalik sa attic ulit kasi nakabantay na sa akin si Randy kaya maghapon akong hindi mapakali kasi talagang hinihila ako ng mga paa ko na bumalik doon. Hanggang sumapit ang gabi ay iniisip ko pa rin ang mga pwede kong makita sa attic bago ako matulog. Dahil siguro sa sobrang pag-iisip ko sa attic ay nanaginip ako na umaakyat daw ako sa attic at nang makapasok ako ay may nakita kong isang babae na nakasuot ng wedding gown na luma ang style. Nakaharap siya sa salamin sa may aparador. Nakatingin lang ako sa kanya at hindi ko nga lang nakita ang mukha niya kasi nakatalikod siya sa akin. Pero nakita ko sa kamay niya na payat siyang babae. Kinabukasan habang kumakain kami ng almusal ni Randy ay binanggit ko sa kanya yung napanaginip akong bride sa attic. Ang naging paliwanag ni Randy sa panaginip kong yon ay baka raw gusto ko na talaga na maikasal. Siguro raw ay sarili ko ang nakita ko sa aking panaginip kaya ako raw yung bride na nasa attic. Ang sabi ko kay Randy kung ako ang babae sa panaginip ko ay bakit payat habang ako naman ay chubby. Ano yan, baka papayat ulit ako bago kami ikasal. Biniro ko siya na dapat ay pakasalan na niya ako sa simbahan para makapagsuot na ako ng wedding gown. Aniya ay darating din kami doon pero sa oras na yon ay ang panganganak ko muna ang aming priority. Mas lalo tuloy tumindi ang kagustuhan ko na maikasal sa simbahan dahil sa nakita kong bride sa aking panaginip. Ang ipinagtataka ko lang, kung ako ang babaeng nakasuot ng wedding gown ay bakit napakaluma ng style ng gown. Hindi ko kasi gusto ang ganong gown.
Pero naisip ko rin ang panaginip lang yon at hindi naman ganong style ang wedding gown ang isusuot ko kung sakali. Isang gabi habang mahimbing na ang tulog ng aking asawa ay hindi naman ako dinalaw ng antok. Nakatingin lamang ako sa kawalan at sa tingin ko ay hindi pa talaga ako makakatulog kaya lumabas muna ako ng kwarto namin at nagpunta ako sa atik. Binuksan ko ang ilaw at nagtingin-tingin ako sa mga gamit na nakalagay sa mga kahon. Maya-maya ay nakuha ng aparador ang atensyon ko. Binuksan ko yun at nagulat ako nang may makita akong wedding gown na nakasabit doon. Naka-plastic pa yon. Inilabas ko sa aparador ang wedding gown at hindi ako makapaniwala na may makikita akong ganon sa atik. Ang nakakamangha pa ay ganong style ng wedding gown ang suot ng babae sa aking panaginip. Parehas na parehas. Kaya naisip ko na baka hindi ako yung babae sa aking panaginip at ibang tao yon. Inalis ko ang plastic ng wedding gown, medyo kulay cream na yon. Sa sobrang luma at tagal na rin. Kaya naging ganon ang kulay. Pero alam ko na puti ang orihinal na kulay nun. Pinagpagan ko ang wedding gown at hindi ko alam kung bakit naisipan kong isuot yon. Medyo masikip sa akin dahil sa tiyan ko pero kasya sa akin, Papa Dudut. Matambok ang manggas at ibabang parte noon. Natawa ko kasi hindi bagay sa akin. Hanggang isang ideyang naisip ko, gusto kong takutin si Randy. Huwaba ako ng atik na suot ang wedding gown at pumunta ako sa kwarto namin ng aking asawa. Tumayo ako sa gilid ng kama at tinawag ng paulit-ulit si Randy hanggang sa magising siya. Gulat siya at napasigaw nang nakita ako. Nang tumawa ako ng malakas dahil sa reaksyon niya ay sa kanya ako nakilala. Diyos ko naman, Suset. Atakin ako sa puso sa iyo eh. Ano ba yung suot mo? Ang tanong ni Randy habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Nakakatawa ang reaksyon mo. Takot na takot ka eh. Ang nakatawa kong sabi. Wedding gown nito, nakita ko sa aparador sa atik. Ang luma na pero wala pa siyang sira. Dugtong ko pa. Kanino naman yan? Baka mamaya ay patay ng may-ari niyan. Ang turan pa ni Randy. For sure, patay ng may-ari nito. Pero hindi ito kay Lola. Nakita ko yung wedding pictures ni Lola eh at hindi ganito ang suot niya sa kasal niya. Tugon ko sa aking asawa. Matapos kong ipakita kay Randy na suot ko ang lumang wedding gown ay hinubad ko na yon at binalik ko na sa aking pinagkunan sa atik. Hindi na kasi ako komportable na suot yon. Bukod sa mainit dahil sa makapal na tela ay medyo mabigat din ang mismong wedding gown. Ngunit ang pinagtaka ko lang ay nang habang suot ko ang wedding gown ay parang nakaramdam ako ng labis na kalungkutan. Kahit na wala akong dahilan para malungkot. Habang hinuhubad ko na yon ay para akong naiyak to the point na gusto kong humagulhol. Nawala lang ang lungkot at bigat na aking nararamdaman nang tuluyang ko na yung mahubad. Isang linggo rin akong nagpabalik-balik sa atik hanggang sa nagsawa na ako dahil nakita ko na ang lahat ng gamit na naroon. Hindi na ako bumalik at nanatiling nakasarado na ang pinto ng atik. Siguro ay 3 araw na simula ng huling punta ko sa atik nang may marinig kami ni Randy na parang naglalakad sa atik. Tanghaling tapat na nang mangyari yon. Dinig kasi namin mula sa kwartong yon ang pagkuskos ng paa sa sahig. Gawa sa makapal na kahoy ang sahig sa atik. Kaya kung may maglalakad ay talagang maririnig. Pumunta kaming dalawa sa atik para i-check pero wala kaming nakitang tao, Papa Dudut. Naisip kasi namin na baka may nakapasok na magdadakaw o baka naman ibang tao. Nang sabihin ni Randy na baka malaking daga ay sinabi kong imposible yon. Nang araw akong naghalungkat ng mga gamit sa atik pero kahit isang daga at ipis ay wala naman akong nakita. Pinagsawalang bahala namin ang nangyari na yon, Papa Dudut. Ngunit simula na nagpunta ako sa atik at isuot ko ang lumang wedding gown ay doon na nagumpisa ang mga kakaiba at hindi maipaliwanag na pangyayari sa bahay na yon. Kung dati ay magaan para sa akin ang atmosphere ng bahay ay biglang nagbago na. Naging mabigat na ang pakiramdam ko sa bahay na yon lalo na kapag wala akong kasama. May pagkakataon na feeling ko ay may kasama ako kahit mag-isa lamang ako dahil sa mga yabag ng paa na naririnig ko sa itaas at kung minsan ay sa hagdanan. Parang may umaakyat o bumababa kahit na wala namang tao.
Hindi ko yon pinansin noong simula dahil baka ganun talaga kapag buntis. Baka kasi kapag buntis ay madalas na magkaroon ng guni-guni. Nagdag pa na hindi ako matatakotin at naniniwala sa mga multo. Sa ilang linggo ko na kasi sa bahay na yon. Kung totoo ang multo ay naramdaman ko na sana sina lolo at lola pero wala, Papa Dudut. Isang umagay nagtaka ko ng pagising ko ay nakahiga pa si Randy sa tabi ko at may pasok siya ng araw na yon. At kapag may trabaho siya ay maaga siyang nagigising para magluto ng almusal. Nakabaluktot si Randy na parang lamig na lamig. Ano nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Oo, bigla na lang ako nilagnat. Ang lamig ng pakiramdam ko at masakit ang buong katawan ko. Hindi muna ako papasok, nanghihinang sagot ni Randy. Sige, ako na munang bahala magluto ngayon. Dito ka na lang sa kwarto at magpahinga ka muna para mabilis kang gumaling. Ang sabi ko pa kay Randy. Medyo nakapagtataka ang biglang pagkakasakit na yon ni Randy dahil wala akong maalalang ginawa niya para langatin siya. Siguro ay masyado rin siyang napagod sa pagtatrabaho. Kahit duda ako na yon ang totoong dahilan ay yun na lang ang aking iniisip. Pumunta na ako sa kusina at nang tingnan ko ang mga pwedeng lutuin ay nalaman ko na pwede akong gumawa ng sopas. Nagluto ako noon para may mainit na sabaw na mahihigop si Randy upang mainitan ang kanyang katawan. After ko makapagluto ay dinalhan ko na si Randy ng sopa sa itaas. Susubuan ko sana siya pero ang sabi niya ay kaya naman niya kaya hinayaan ko na lamang siya na kumain ng mag-isa. Ang akala ko ay meron kaming nakastock na gamot sa lagnat pero pagtingin ko sa aming medicine box ay wala na pala. Medyo malayo ang pharmacy sa bahay namin, Papa Dudut. Nagpaalam ako kay Randy na lalabas para bumili ng gamot. Ayaw pa niya akong payagan na umalis dahil wala akong kasama pero ipinilit ko na kung hindi ako lalabas ay wala siyang maiinom na gamot. Hindi ko rin naman siya hahayaan na siyang bumili dahil nakita ko kung gaano siya nanghihina. Bago ako umalis ng bahay ay hinayaan kong nakabukas ang bintana at pinto sa kwarto para mag-circulate ng maayos ang hangin doon. Dahil sa dulo na ang ancestral house ay hindi yon nadadaanan ng tricycle. Kailangan ko pang maglakad ng halos 5 minutes bago ako makarating sa kalsada kung saan ay may dumaraan na tricycle at doon ako naghintay. Mabilis naman ako nakasakay at nagpahatid sa bilihan ng gamot. Nang makabalik na ako sa bahay ay nagmamadali ko ng pinuntahan si Randy sa kwarto namin sa itaas para ibigay ang gamot at isang baso ng tubig. Pagkatapos uminom ng gamot ay napansin ko na nakasimangot sa akin si Randy na para bang may ginawa akong kasalanan sa kanya. Mabiro kong sinabi sa kanya na sa lahat ng inaasikasong may sakit ay parang siya pang galit at may ganang simangutan ang nag-aalaga. Paano hindi kita sisimangutan? Alam mo namang masama ang pakiramdam ko ay tinatakot mo pa ako. Nakasimangot na saad ni Randy. Tinatakot? At kailan kita tinakot, Randy? Ang nagtataka kong tanong. Kanina, nung sinabi mo na bibili ka ng gamot, nagpunta ka pa yata muna sa atik para isuot yung lumang wedding gown. Tapos dumaan ka dyan sa tapat ng kwarto natin, dalawang beses kang dumaan. Kala mo yata ay matatakot mo ako sa ganitong oras, sagot ni Randy sa akin. Natawa ko sa mga sinabi ni Randy dahil iniisip ko na gumagawa siya ng kwento. Sinabi ko na hindi ako nagpunta sa attic at sinuot ang lumang wedding gown. Nagmamadali na nga ako para makabili ng gamot niya tapos gagawin ko pa yon. Iginit ko na hindi ko siya tinatakot habang nakasuot ng gown. Ngunit ipinilit ni Randy na may nakita siyang babae na nakasuot ng lumang wedding gown. Kung hindi raw ako yon ay baka yung may-ari ng gown. Siguro raw ay minumulto na kami sa bahay na yon. Sinabi ko kay Randy na walang multo sa bahay na yon at ang nakita niya ay guni-guni lamang. Ganon talaga kapag mataas ang lagnat. Kung minsan ay kung ano-ano ang nakikita, sabi ko pa sa kanya. Aaminin ko na napaisip ako sa mga sinabi ni Randy na nakita niya kahit ang sabi ko ay hindi ako naniniwala. Sa dami kasi ng pwedeng makita ni Randy dahil sa guni-guni ay isang babae na nakasuot ng wedding gown pa talaga.
Habang nagpapahinga si Randy sa kwarto ay pumunta ako sa atin. Inilabas ko ang lahat ng photo album na naroon at isa-isa kong binalikan ng mga litrato. Inanap ko kung meron akong makikitang babaeng suot yung lumang wedding gown. Wala akong nakita sa mga photo album sa atin. Ang isinunod ko ay ang mga photo album na meron sa bawat kwarto sa itaas. Pero wala pa rin akong nakitang mga babaeng nakasuot ng ganung wedding gown. Susuko na sana ako pero binalikan ko ulit ang mga photo album sa atin. Habang nagbubuklat ako sa pinakamalaking photo album, ay nakita ko ang family picture ni na Lola. Nalaga na roon si Lola at napansin ko na kamukha talaga niya si Mama. Naaliw akong tingnan isa-isa ang mga nasa family picture. Noong ko lang din kasi nakita ang ibang kapatid ni Lola. Sa anim na kapatid ni Lola ay dalawa na lang ang naabutan ko noong ako ay bata pa pero pumanaw na rin sila bago si Lola. Natuon ang pansin ko sa babaeng nasa gilid. Sa lahat ay siyang nag-iisang payat, seryoso ang mukha niya at parang malungkot. Sa tingin ko ay mas matanda rin siya kay Lola. Hindi ko na siya naabutan dahil parehas na lalaki yung kapatid ni Lola na naabutan ko ng buhay pa. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagkaroon ng hinala na baka siya yung bride na nakita ko sa aking panaginip. Parehas kasi silang payat, papadudot. Nabuhay na ng tuluyan ang aking curiosity sa kapatid na yon ni Lola. Kaya naman kinuha ko ang malaking photo album at dinala sa sala. Tinawagan ko si Mama na kung pwede ay sumaglit siya sa bahay at kailangan ko ng katulong sa pagluluto ng nilagang baboy dahil kailangan ni Randy ng may sabaw dahil na nilalagnat nga ito. Pero yun ay katwiran ko lamang dahil alam kong hindi pupunta si Mama kung malalaman niya na ang itatanong ko ay tungkol sa isang tao na patay na. Ibinaba ko na rin ang lumang wedding gown para makita yun ni Mama at baka may alam siya tungkol sa bagay na yon. Pagdating ni Mama ay nagulat siya nang nakita ang lumang wedding gown na nasa may sofa. Suset, paano mo nailabas yan? Ibalik mo yan sa kung saan mo kinuha. Hindi ka dapat nakikialam ng mga gamit dito, ang sabi ni Mama na parang pinapagalitan ako. Nakita ko yan sa atik sa aparador, sagot ko. Nagtaka si Mama kung paano ko yun nakuha gayong sa pagkakaalam niya ay nakakandado ang aparador sa atik. Ang sabi ko ay madali ko yung nabuksan at hindi naman nakalock. Nag-umpisa na ako magtanong kay Mama at ipinakita ko sa kanya yon. Yung family picture ni na Lola at itinuro ko sa kanya yung payat na babae na hinala ko ay ang babaeng na panaginipan kong may suot noong wedding gown sa aparador. Parang ayaw pang sabihin sa akin ni Mama noong una. Pero nang dahil sa pamimilit ko ay sinabi na rin niya sa akin. Ayon sa nanay ko ay si Rosalia ang payat na babae na kapatid ni Lola. Panganay daw ito at tama rin daw ang hinala ko na si Rosalia ang may-ari ng lumang wedding gown na nasa aparador sa atik. Kung siyang may-ari itong wedding gown eh bakit wala akong nakitang picture niya? Nasuot ito sa mga photo album. Curious kong tanong kay Mama. Hindi kasi natuloy ang kasal ni Tita Rosalia doon sa lalaking pakakasalan niya. Sabi ni Mami, ready na ang lahat, lalo na yung wedding gown. Pero isang linggo bago yung kasal, ay biglang nawala yung lalaki. Sumama sa ibang babae. Parang naloka si Tita Rosalia. Palagi niyang suot yung wedding gown at nagtangka pa siyang magpatiwakal sa atik. Habang suot yung wedding gown pero nadala siya kaagad sa ospital. Halos pabulong na kwento ni Mama. Ang sabi pa ni Mama ay tuluyang nasiraan ng bait si Rosalia. Talagang dinibdib nito ang pag-iwan sa kanya ng minamahal niyang lalaki. Nang pati ibang tao ay sinasaktan na niya, ay dinala na ito ng mga magulang nito sa isang mental health facility. At doon ay ito tuluyang binawi ng buhay dahil muli itong nagpatiwakal sa pangalawang pagkakataon. Isasama raw sana noon ang wedding gown sa libingan ni Rosalia pero naisipan ng nanay ni na Lola na itago na lamang yon upang magsilbing alaala sa kanilang namatay na anak. Matapos kong marinig ang kwento ni Mama tungkol sa kapatid ni Lola na si Rosalia ay parang gusto ko nang maniwala na totoong multo. Baka kasi totoong may nakitang babaeng nakasuot na wedding gown si Randy at baka yon ay kaluluwa ni Rosalia. Tinanong ko si Mama kung may mga experience ba siya
na nagpaparamdam si Rosalia sa kanila o kahit na sino sa taong tumira sa bahay na yon. Ang sabi ni Mama ay kay Lola madalas magparamdam si Rosalia dahil ang dalawa ang talagang mag-close noong nabubuhay pa ang mga ito. May kwento pang araw si Lola kay Mama na bigla itong nagising isang gabi dahil may narinig itong parang nagpa-piano na ang tugtog ay Here Comes the Bride. Nagtaka raw si Lola kasi walang piano sa bahay. May ilang beses din palang nakita ni Lola ang multo ni Rosalia. Madalas daw ito sa attic at doon ay umiiyak. Kapag ganun daw ay hinahayaan lang ni na Lola dahil hindi naman nananakit ang multo ng kapatid nila. Siguro raw ay talagang hanggang sa mamatay ito ay hindi nito natanggap ang ginawa nitong pag-iwan ng mahal nito. Simula nang marinig ko ang nangyari kay Rosalia ay bigla akong nagkaroon ng takot sa bahay na aming tinutuluyan ni Randy ng panahon na yon. Kapag mag-isa ako ay madalas akong nasa labas ng bahay at nagpapahangin. Hindi na rin ako tumatambay sa kwarto ng ako lang. Unti-unti nababali na ang hindi ko paniniwala sa mga multo kasi nakakaramdam na ako ng takot. Isang madaling araw mahimbing na ang tulog namin ni Randy ay bigla akong nagising dahil kailangan kong gumamit ng banyo. Ang banyo namin ay nasa ibaba pa. Magpapasama sana ako kay Randy pero dahil naisip ko na maaga pa ang gising niya at baka mahirap siyang makabalik sa pagtulog ay hinayaan ko na lamang siya na matulog. Palabas na sana ako ng kwarto nang ma-imagine ko si Rosalia na nakasuot ng wedding gown. Hindi na sana ako iihi pero baka naman magkasakit ako sa bato kaya kahit takot ay buwaba pa rin ako. Minusan ko na lamang ang ilaw para kahit papaano ay mabawasan ang nakakatakot na atmosphere ng bahay kapag ganong oras. Matiwasay naman akong nakagamit ng banyo sa ibaba. Uminom na rin ako ng tubig dahil medyo nauhaw ako. Bago ako umakyat sa hagdan para bumalik sa kwarto ay pinatay ko na ang ilaw sa ibaba. Tatakbo na sana ako ng mabilis paakyat nang may makita akong babaeng nakasuot ng wedding gown na pababa ng hagdanan. Mabilis siyang buwaba at papasalubong sa akin. Para na siyang lumilipad sa bilis. Malakas akong sumigaw at sa pagkakataranta ko ay tumakbo ako palabas ng bahay para makaiwas doon sa babaeng naka-wedding gown. Iyak ako ng iyak papadudot at talagang nanginginig ang buong katawan ko at hindi mawala ang pagtaas ng balahibo ko sa aking braso at bato. Mula sa labas ng bahay ay sinagawan ko si Randy para malaman niya na naroon ako. Hindi ko kasi kayang pumasok ulit ng ako lamang at baka naroon pa rin yung multong bride na nakita ko sa hagdanan. Mabuti na lang talaga at malayo kami sa ibang bahay dahil kung hindi ay makakabulahaw pa ang ginagawa kong pagsigaw. Matagal akong nagsisigaw bago ko nakita na bumukas ang ilaw sa loob at halos paus na ako nang lumabas si Randy. Takot na takot akong yumakap sa aking asawa habang umiiyak. Bakit ang tagal mong lumabas? Kanina pa akong sigaw ng sigaw, ang turan ko. Malalim ang tulog ko eh. Ano bang nangyari? Bakit ka nandito sa labas? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala lang tanong ni Randy. Sinabi ko kay Randy ang nangyari sa takot na meron ako ng oras na yon at hindi na ako nahirapan na kumbinsihin siya na totoo ang aking sinabi. Nangakayin niya ako pabalik sa loob ng bahay ay nagdalawang isip pa ako kung sasama ako o hindi. Pero dahil baka mahamugan ako sa labas at magkasakit pa ay sumama na lamang ako sa kanya. Hindi na kami nakabalik pa sa pagkakatulog. Doon ko na rin ikinuwento kay Randy ang tungkol sa kapatid ni Lola na si Rosalia. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa multo? Tanong ni Randy. Yan nga din ang akala ko pero matapos kong makita yung tumatakbong wedding gown ni Rosalia ay nagbago ng paniniwala ko. Totoo pala talaga sila? Ang sabi ko sa nanginginig na boses. Hindi na muna pumasok sa trabaho niya si Randy para samahan ako sa bahay. Pinag-usapan na rin namin kung kaya ko bang manatili sa bahay na yon. Ang sabi ko ay hindi na. Baka kasi kung anong mangyari sa akin sa susunod na makita ko si Rosalia na nakasuot ng wedding gown. Mabilis kami nag-decide ni Randy na doon na muna kami sa bahay ng parents ko manirahan. Kahit gusto sana ni Randy na mag-solo na kami ay binali muna niya ang kagustuhan niyang alang-alang lamang sa kaligtasan ko. Wala na kaming naging problema nang sabihin namin sa parents ko na doon na kami titira pansamantala sa kanila. Sa una pa lang kasi ay iyon na ang gusto nila.
Napagalitan pa ako ni Mama kasi masyado raw akong pakialamera. Kung hindi ko raw siguro pinakialamanan yung lumang wedding gown ay hindi namin magagambala si Rosalia at hindi ito magpaparamdam sa amin ni Randy. Sa ngayon ay abandonado na ang bahay na yon at medyo napabayaan na rin. Nagbabalak na si na Mama at ang iba pang kapatid niya na iparenovate ang ancestral house para maging bakasyonan. Pero kung akong tatanungin ay mas pipiliin ko na manatiling ganon yung bahay dahil alam ko na maraming magaganda at mapapait na alaalang nakakabit sa lumang bahay na yon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Papa Dudut, at sana'y pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sincerely yours, Suzette. Walang masama sa pagiging curious natin sa mga bagay sa ating paligid. Patunay lamang nito na meron tayong talino pero may mga bagay na mas makakabuti kung hindi na natin gagalawin o pakikialamanan. May mga bagay na dapat ay hayaan na lang nating manatili sa kung papaano ito nakita. Mahirap mang paniwalaan pero sa iba, mahirap mang paniwalaan para sa iba. Ngunit maraming pangyayari at kababalaghan na nangyayari sa ating mundo na mahirap bigyan ng paliwanag. Maganda rin na magtanong muna tayo bago natin galawin ang isang bagay. Matuto tayong makinig sa mga nakakaalam upang wala tayong pagsisihan sa huli. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.